Alright, so welcome everyone sa ating pong channel dito sa GTA para sa development updates na ating inabangan. So wala pa po tayong update as of now for the Panayiging Maras Negros Bridge. But meron tayong update sa proposed na tinatawag na Panay Railway System. At good news dahil isang malaking kumpanya na nagde-design ng magnetic levitation train para sa Panay. So, tingnan natin ang details sa project na ito. So, ito ang kanilang proposal. Itong German investor na mag-propose ng high-tech railway system. So, itong investor na ito, nag-express ng interest upang i-revive ang Panay railway system. Ito ay ang Germany-based investor Siemens Transportation Group Incorporated na meron silang head office in Makati City. At ang kanilang pinapropose ay mas tahimik at smooth na magnetic levitation or maglev trains sa halip na yung mga conventional ones na ginagamit natin dito sa Pilipinas. Sabi ng Chief Operations Officer na si Kapilan ng State-Owned Panay Railways Incorporated or PRI, Gustav Henich, ang representative ng Siemens, bumisita sa kanyang opisina sa La Paz District. Sabi niya, they are very interested at nag-propose nga sila ng high-tech class of train. Isang magnetic train. Kakaiba ito sa lahat ng mga train na meron tayo. So, ito ay sabi ayon sa Encyclopedia Britannica na dahil walang friction, kaya ang trains ay napakatahimik both within and outside the cars at nagpo-provide ng very smooth ride ng mga passengers. Ang maglev train ay para siyang lumulutang dahil sa kanyang electromagnetic force na kaya siya nag-glide sa itaas ng kanyang dinadaanan. So sa Asia, ang maglev or magnetic levitation bullet train ay nakaabot siya mga kaibigan at 600 kilometers per hour or 373 miles per hour. So ito ay nag-start sa China noong 2021 sa Qingdao. So, ayon sa Siemens ng kanilang initial proposal na ang magnetic levitation train ay mag-operate siya na waste to energy hydrogen fuel. So, ang investor ng maglev train ay interesado din sila makipag-partner sa Pasig City Government sa kanilang sanitary landfill sa Barangay Aglalana. Noong September 16, bumisita nga ang kampanya sa Pasig City, no? Mayor Stephen Palmares na nag-respond naman ng kanilang proposal. So, they plan to power the magnetic train gamit ang hydrogen na mula sa waste materials. So, nag-propose sila na i-convert ang waste to energy upang i-integrate ito sa railway project. Ang investor nag-visit din sa office ng Iloilo City Mayor na si Jerry Trenias noong September 21 upang i-discuss ang kalahunan dump site in Mandoriao District. So, ngayon, ang chief executive or mayor doon, sabi nila, nakakommit na sila sa Metro Pacific Water para sa dump site, no? Kasi gagamitin nga itong waste para sa energy ng magnetic levitation bullet train. So, ang MPW ay siyang lead investor sa wastewater infrastructure projects ni Manny Pangilinan ng Metro Pacific Investment Corporation na
outside or labas sa Metro Manila at sa iba pang parts ng Asia. Ang MPW, meron na rin silang joint venture consortium sa Metro Iloilo Water District sa Metro Pacific Iloilo Water, na siyang nagpo-provide naman ng water supply sa Sudan at sa kanilang karati ng mga lungsod sa Iloilo Province. So, na-mention nga ng mayor na ang Metro Pacific ang unang lumapit. So, magkakaroon sila ng tinatawag ng Swiss Challenge. So, ang Swiss Challenge, isang form of public procurement requiring a public authority na nakatanggap ng unsolicited bid para sa public project at sa mga services na pinoprovide ng government, at ipublish ang bid at mag-invite sila ng third parties na makamatch or mas higit pa sa kanilang hinihingi. So, ang company ay mag-submit sila ng letter of interest, no, sa PRI. So, ang PRI at ang Department of Transportation, magkakaroon sila ng follow-up meeting sa management sa kanilang head office sa Makati City. Sabi ni Kapilan na ang company ay mag-explore ng magnetic levitation trains para sa buong Panay Island. Kasi mayroon na silang project sa Germany at saka sa Italy. So, itong Germany-based company ay pang 15 na company na nagpakita ng interest sa pag-revive ng Panay Railways. So, iba pang mga investors ay from Turkey, United States, Saudi Arabia, Japan, England, and China. So, sana nga matuloy ito, no? Kay malaking tulong ito sa Panay Island. So, i-finance itong project na ito to public-private partnership PPP and build, operate, transfer or BOT scheme. So, yan ang scheme nila upang ma-finance itong project. So, pag ilalim naman sa BOT scheme, ang investor, bibigyan sila ng 25 to 50 years na sila ang mag-operate ng railways, no? Ang contractor naman, sila naman ang mag-construct at saka sila din ang mag-maintain. Sila naman ang mag-operate ng pasilidad sa fixed term, no, na bibigyan sila ng charge sa facility users, no? At mag-charge naman sila ng sufficient amount para naman maka-recover sa investment ang contractor at makakuha sila ng rate of return sa kanilang investment. So, ang budget nito, mga kaibigan, ay $1.5 billion. No, medyo malaki ito. So, phase 1 pa lang ito. Kasama na dito ang 117 kilometers railway tracks from Iloilo City to Rojas City sa Capiz Province. So, ang phase 1, sama na dyan ang civil works, locomotives, human resources, relocations, at iba pa. So, ang original na Panay Railway Route ay may haba ito na 117 kilometers na mayroong 19 permanent at 10 flag station na nagkonekta ng mga bayan ng Lapas at Haro, ngayon districts na ito ng Iloilo City. At connect naman sila sa iba pang location at magtatapos siya sa Rojas City. So, itong revived railway system, meron itong dalawang expanded area ng coverage. So, sa phase 2, magkakaroon ng construction ng new railway routes from Rojas City to Calibo, Aklan, papuntang Katiklan, sa Malay, Aklan. Ang phase 3 naman will cover the route from Katiklan, Malay, Aklan to San Jose, Antique, while the phase 4 mag-connect naman San Jose, Antique to Iloilo City. Dadaan siya sa Iloilo provinces, towns ng San Joaquin at Miagao. Itong matandaan, itong Panay Railway,
nag-start ito ng operation noong 1907. No, ang Iloilo City ay tinapos na itong passenger terminal at malapit doon sa Custom House sa Iloilo City Hall. So ngayon, ang mga trains na dumadaan sa tinatawag na Drilon Bridge from La Paz and pababa sa Iloilo River at papuntang Molloni at sa Port of Iloilo. So natapos ang operations nito noong 1983 sa kakulangan na rin ng kita. So if ever na matuloy ito, mas maganda dahil siguro first siguro sa Philippines na mayroong magnetic levitation bullet train ang Pilipinas at dito pa sa Western Visayas mailagay. So what do you think of this project? Let me know in the comment section para makita natin kung kaya ba interesado sa project na ito.